Praise the Lord at ang mga minamahal sa apong ito sa di pagtatagal. Tayo pong lahat ay nanayam po tumayo bilang pagbigay galang salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord na ito po ay dadalhin ng ating beloved preacher, beloved brother Albert Arevalo. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Mga minamahal, tayo po'y manalangin para sa ating pinakamamahal na Panginoon. Dakila mapagpala po namin ang mga Diyos na makamay sa lahat ang pinakamamahal na Panginoon. Sa pangunat dalangin na aming minamahal, ginagalang mala Pastor Wildis Radal Medeng, huling propetang nilang isa, narito po kami, lubos, nagpapasalamat mala Panginoon na sa bawat yugto na yung balagawain mula sa pasimula hanggang sa oras nito, kami po yung sinamahan na yung banal na Espiritu o Diyos na yung matamis sa presensya. Mahal na Panginoon, narito po kami sa yung banal ebanghelyo ng kaligtasan mala Panginoon na ayon sa yung pangako mala Panginoon. Kami yung pagpapalain. Malapay narito po kami sa yung balay ebanghelyo. Sa ganang aking paghanda ko'y basahan, di karapat-dapat. Wala akong magagawa sa ganang akin, malapanginoon. Ikaw siya pati magpalat, maglangis at manguna sa amin, malapanginoon. Kalooban mo lamang po ang masambit na ibalingkod sa mga orsa ito. Pagpalain mo po kami at aming sinasaway sa paunat na lamin na malaginigala, malapastor. Wildis Radalmeda ang sinasaway, tinatapon sa impyerno ang lahat ng mga demon gawa na kaaway. Hadla sa pagkinig ng ebanghelyo, kaligtasan, the most of pride, the most of doubts, and believe God's out. In Jesus' name, amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon, ang pinakamataas po na pagpupuri, pagluluwalhati, pagdadakila at pinakamataas pong pagsamba ay tanging nauko lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Doble pong paggalang, isang pagpalang hapon sa ating minamahal ginagalang Ebanghelista Wilde Estrada Almeda, sa huling propeta ng ating dakilang Diyos na buhay. Hallelujah, praise the Lord. At sa ginito ang turo at buhay na alaala, pagpapagal ng ating beloved Honorable Assistant Pastor Linas Almeda, ating po beloved Mama Dear. Greetings po sa lahat ng mga beloved children po. Praise the Lord po sa lahat ng ating mga beloved co-workers, co-preachers, sa lahat ng ating mga minamahal mga kapatiran, baguhan at natihan, maging sa ating mga beloved webcast viewers. Purihin po ang ating malapanginoon. Praise the Lord. At sa itinalaga mga ngarap po sa atin, sa mga orsa ito, ating po beloved ordained preacher po. Praise the Lord po sa kanyang pong buong pamilya, sa kanyang pong beloved wife. At mga minamahal, sa di po pagtatagal, tayo po ay makinig na mainam para po sa ebanghelyo ng kaligtasan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Bigyan po natin pamagat ang ating pag-aralan sa mga orsa ito. Pagmamalasakit sa gawain ng Diyos habang may pagkakataon. Pagmamalasakit sa gawain ng Diyos habang may pagkakataon, mga minamahal. Kung bakit kinakailangan isagawa po natin itong tinatawag na pagmamalasakit, mga minamahal, habang may pagkakataon sa gawain ng ating malapay, sa pagkatandaan po natin at huwag po natin babaliwalain, huwag po natin kalilimutan na nang di pa tayo naglilingkod sa ating napakabait na Diyos sa buhay, mga minamahal. Ang ating buhay ng araw ay punong-puno ng kabigatan. Kabigatan ng problema, pagsubok, karamdaman, bisyo, kalayawan. Ang lahat ng yan ay tinataglay po natin na ng araw, mga minamahal, na kung hindi tayo napatawad ng Diyos, mga minamahal, ang ating kaluluwa ay kandidato sa lake of fire, sa apoy ng impyerno, mga minamahal. Subalit salamat dahil sa ebanghelyong totoo na ipinangaral ng ating beloved parents in the Lord. May nagmalasakit, may nagparamdam na totoong pagmamalasakit sa ating kaligtasan na kung tutusin, hindi tayo kilala, hindi tayo kaano-ano para pagbalasakitan ng ating pong beloved parents and Lord, our beloved Pastor Wildis Radalmeda, ng huling propeta ng Diyos. After natin matanggap, mga minamahal, lahat ng kabigatan sa ating buhay, pinagaan ng ating napakabait na Diyos na buhay. Ang lahat magsabing praise the Lord. Kaya nga, isa po sa dahilan kung bakit napakalaga na tayo po'y magmalasakit sa gawain ng malapay habang tayo po'y may pagkakataon, sapagkat unang-unang dahilan, ang Diyos ang una nagmalasakit sa atin. Bago pa natin gawin yung salitang pagmamalasakit para sa Kanyang banalagawain, ang Diyos ang una nagmalasakit sa atin. Bakit? Ang sabi nga po sa Aklat ng Mateo 11:28-30, ating pong basahin ang unang talata, kaya hindi po. Dito po sa Aklat ng Mateo Kapitulo 11, ang talata po ay 28 hanggang talatang 30. Magsiparito sa akin kayong lahat na nangapapagal at nangabibigit ang lubha, at kayo'y aking papagpapahingahin. Yes. Pasanin ninyo ang aking pamatok at mag-aral kayo sa akin. Sapagkat ako'y maamo at mapagpakumbabang puso at masusumpungan ninyo ang kapahingahan ng inyong mga kaluluwa.
sapagkat malambot ang aking pamatok at maagaan ang aking pasan. Praise the Lord. Lahat ang magsabi ng praise the Lord. God bless you po sa pagkabasa ng banal na salita ng ating pinakamamalapang ini. Ipalakpak po natin para sa mabait na Diyos ang ating mga kamay sa ating pinakamamalapang doon. Praise the Lord. Tunay po yan, mga mina, mararamdaman po natin na malakas na palakpak para sa malapang pagka ang kamay natin medyo nakataas. Amen. Dahil pag pinalakpak mo yan nasa baba, mahina po yan. Itaas muna kamay mo bago ka po malakpak para malakas para sa malapang doon. Lahat ang magsabi ng praise the Lord. Lahat ang magsabi ng hallelujah. Jesus Miracle Crusade International Ministry. This is the true church of the living God. Amen? Pinagpala tayo lubos ng ating pinakamamalapay narito, mga minamahal, ang private evidensya sa ating paglilingkod. Sabi nga ng Biblia sa pangalan ng propeta ng Diyos, through signs, wonders, and miracles, kompleto yan sa iglesyang ito, mga minamahal. Maraming mga tinatawag mga iglesya rin, pero walang ganyan, walang himala. Salit, hindi sila naniniwala sa himala. Paano nga namang maniniwala sa himala? Hindi naman nangyari sa kanila. Amen. At mangyari yan, mga minamahal, sa tunay na iglesia ng Diyos sa buhay. Palakpakan po natin ang ating pinakamamalapay noon. Lahat magsabi ng praise the Lord. Kaya pinagpala po tayo, mga minamahal, yung bawat natin mga patutuo atin natanggap. Mga buhay na patutuo, huwag po natin ililingid. Huwag po natin itatanggi, mga minamahal. Dahil isa po yan sa tanda na ating ipinagmamalasakit para sa gawain ng malapanginoon. Sabi nga mga minamahal ang ating dakilang Diyos mga alagad, sila'y tinawag mga minamahal, pinakitaan ng himala, mga minamahal upang kanilaling gawin yung mga ginawa ng ating pinakamamalapanginoon. Mangaral at magpatotoo at maging patotoo sa lahat. Palakpakan po natin ang ating pinakamamalapanginoon. Ang lahat magsabi, praise the Lord. Lahat magsabi ng hallelujah. Uri natin ang ating pinakamamalapanginoon. Kung ating babalikan ang araw, mga minamahal, karamihan sa atin nangasave sa karamdaman. Karamihan nangasave, mabibigat na problema at pagsubok. Kung mayroon ang mga nasave na yung tamang tinawag lang, walang karamdaman, walang problema, kaya iyan yung dahilan ng iba eh. Eh Brad, bakit ako maglilingkod sa Diyos? Wala naman akong karamdaman, wala na akong problema. Physically, pero sa spiritual, punong-puno sila ng karamdaman, problema. Amen? Kaya pinagpala tayong lubos ang ating pinakamamalapang noon na malaman natin at makilala ang Diyos sa buhay sa ministering ito, tunay na walang ibang makapag-aalis na mga kabigatan ng problema, pagsubok, karamdaman, kahirapan, kundi yung nagpahintulot din sa atin na ating tanggapin ang mga bagay na yan. Ang ating pinakamamalapang noon, pinahintulutan niya ng kaaway na maranasin natin mga bagay na yan para tayo matutong humanap sa Diyos sa buhay at lumapit sa Kanya at maglingkod sa Kanya sa buong-buong katotohanan. Palakpakan po natin ang ating pinakamamalapang noon. Kaya sabi ng Biblia, seek the truth and the truth shall make you free. Purihin ang ating dakilang Diyos. Lahat ang magsabi ng praise the Lord. Ang lahat ang magsabi ng hallelujah. Purihin natin ang ating malapang kung dati hindi wala katugunan araw-araw ang ating mga dasal. Nang araw kasi, dasal tayo na dasal. Tulad ng araw-araw, bago kami mag-start dito, may mga nauna, may nagdadasal na, paulit-ulit. Walang katugunan, dahil patay ang Diyos na kalang pinaglilingkura tulad natin ng araw. So balit mga minamahal, pag naglingkod ka sa ating malapang noon, dumanas ka man, magkaroon ka man ng pagsubok, kahirapan, kumisa may karamdaman, hindi papahintulot ng malapang noon na hindi mo maranasan yung kapahingang pangako niya. Ibibigay sa iyo ng Diyos ang kahilingan mo sa Kanya. Palakpakan po natin ang ating pinakamamalapay noon. Lahat ang magsabi ng praise the Lord. Lahat ang magsabi ng hallelujah. Puri natin ang ating pinakamamalapay noon, mga minamahal. Habang may pagkakataon nating isagawa ang pagmamalasakit, mga minamahal. Dahil sabi nga po ng Biblia, mga minasaklat ng Santiago 4:13-15, kaya hindi po ating basahin. Dito po sa aklat ng ni Santiago, Kapitulo 4, versikulo 13-15. Magsiparito ngayon kayong nagsisipagsabi. Ngayon o bukas ay magsisiparoon kami sa gayong bayan at titira kami doong isang taon at mga ngalakal at magtutubo. Kayo ngang hindi nakakaalam na mangyayari bukas, ano ang inyong buhay? Kayo ngay isang singaw na sa sandaling panahon ay lumilitaw at pagdakay napapawi. Yes. 15. Sapagkat ang dapat ninyong sabihin ay, kung loloobin ng Panginoon
ay mangabubuhay kami at gagawin namin ito o yaon. Amen. Purihin ang ating mabait na Diyos. Ipalakpak po natin mga minahal ating mga kamay sa ating malamang. God bless you po sa pagkapasa. Walang pwedeng magsabi, mabubuhay ako sa anumang taon na naisin ko, mga minamahal, kundi sa kalooban lamang po ng ating mga Panginoon, mga minamahal. Ang lahat ng bagay sa ating buhay bilang Kristiyano ay pawang sa kalooban lamang ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kung naisin natin na tayo po ay pumaroon sa iba't ibang bansa, magtrabaho, tanging sa kalooban lang ng ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil yung araw, ang ating buhay, mga minamahal, kapag tayo pinaimbitaan patungkol sa salita ng Diyos, sa Mother Day, tsaka na lang, pag may panahon na ako, pag may oras na ako, pag gusto ko na maglingkod, tsaka ako maglilingkod, ganun ang ating buhay. Bakit? Dahil hindi natin alam na kapag ka ang tao'y namatay sa lupa, hindi lahat langit ang punta. Alam nilang may langit, pero hindi ganun kadaling makapunta sa langit. Sabi nga po mga minamahal, ang pagpasok sa karyan ng ating mga Panginoon, pilitan yan. Pipilitin mo talaga na isagawa ang kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Kahit sa pagdama na lang presensya ng Panginoon, may pagkakataon na hindi ganun kadali. Hindi ganun kadali na makadama ng presensya ng Panginoon. Pero huwag mong hahayaan na yung pagdalo ng araw ng Merkules at Biyernes at Linggo, huwag mong gawing kadahilanan na mga Panginoon, hindi ko pumadama, tama na. Okay na ako na nandito ako sa gawain. Huwag ganun, mga minamahal. Pilitin mo talaga, gumawa ka talaga ng paraan na madama mo ang banal na spirito ng ating dakilang Diyos. Sabi nga po sa inyo, mga minamahal, kung kinakailangan, sumigaw ka lagi. Mag-praise the Lord ka, mag-hallelujah ka, mag-amen ka. Ulit-ulitin mo hanggang sa madama mo ang presensya ng mga Panginoon. Pagbulay-bulayan mo ang kabutihan ng ating dakilang Diyos. Mamalayan mo na lang, mga minamahal, pumapatak na ang luha mo sa ating pinakamamahal na Panginoon. Nahabag na sa iyo ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ang lahat ay magsabing praise the Lord. Maraming mga Kristiyano, mga minamahal, nabibigyan ng pagkakataon ng Diyos. Tanda po natin na kapag tayo pinagpala, may layunin yan. Hindi ibig sabihin na tayo pinagpala, sariling sikap yan. Ipinahintulot yan ng Diyos na may layunin sa iyo ang ating pinakamamalapain. Bakit ka pinagpapala ng Diyos? Mga minamahal, lagi nating tatandaan, may gawain kung saan tayo pinagpala ng Diyos. Ang gawain ng Malapanginoon, ang sabi ng Biblia, seek ye first the kingdom of God. Nakapalaw po dyan unang-una ang gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon kung saan tayo pinagmalasakitan ng ating dakilang Diyos. Tayo po ay magmalasakit sa gawain ng maraming paraan upang tayo po ay magmalasakit sa gawain ng Malapanginoon. Hindi lang basta sa pinansyal, kung tayo pinagpala sa pinansyal, magmalasakit sa pinansyal, maganda po yan. Pero pag wala kang pinansyal, hindi po ibig sabihin, mga may wala akong may pagmamalasakit, Malapanginoon, maraming pamamaraan. Yung dumalo ka lang ng tatlong beses pag-araw ng gawain, nagpaparamdam ka na ng pagmamalasakit sa gawain ng ating pinakamamalapang dahil hindi mo kinakalimutan na magpasalamat sa ating pinakamamalapang Panginoon. Isang malakas at buhay na palakpak sa ating dakilang Diyos. Yung kapag ka natawag ka, yung kapag ikaw ay niloob na malisa, na magpasalamat sa Malapanginoon, isang malaking pagpapala yan. Sambitin mo lahat ng mga kabutihan na ipinapaalala sa iyo, Malapay. Huwag mong kalilibutan na ikaw ay pinagmalasakitan ng ating pinakamamalapanginoon. Maraming tao na hindi nabigyan ng ganyang dakilang pribileyo. Isang malaking pribileyo sa ating buhay bilang Kristiyano, yung tawagin ka lang at saka sa mapabilang sa tunay na iglesia ng Diyos. Grabing pagpapala na yan, ipagpasalamat mo na yan. Hindi mo sabihin sa iyong isip, Malapanginoon, wala akong maalala na ipagpapasalamat sa iyo. Yung nakakilala ka lang sa bumbong katotohanan ng ministeryo niya. Grabing pagpapasalamat na yan. Plus, binago pa ang buhay mo. Pinagaling pa ang mga karamdaman na ikamamatay na ng araw. Grabing pagpapala yan. Huwag mong kalilimutan yan. Sambitin mo sa pulpito. Iparinig mo sa ating mga kababayan na ikaw ay kinabagan ng Diyos. Pinagaling sa karamdaman, pinagpala, binago ang buhay. Tagapagmana ng langit at buhay na walang hanggan. Amen. Praise the Lord. Lahat ang magsabi ng praise the Lord. Lahat ang magsabi ng hallelujah. Puri natin ang ating pinakamahal na napakabait ng ating dakilang Diyos. Mga tinatanong mga Kristiyano, anong pagkukulang niyo po? Nasa sitwasyon na matindi na ang karamdaman, halos hindi na kayang huminga.
Patawarin ako, Lumala, Panginoon, nabigyan ako ng pagkakataon, ako pinagpala, hindi ako nakapagparamdam ng pagpapala para sa gawain ng ating Mala, Panginoon. Amen. Huwag po natin tayong ganung pagkakataon. Pag tayo po pinagpala ng Mala, Panginoon, nararamdaman po natin may mga pangailangan ng church, magparamdam tayo, magmalasakit tayo. Dahil ang layunin ng Diyos, bakit tayo pinagpapala para tayo makapagmalasakit sa gawain ng ating pinakamamalapay noon. Palakpakan po natin ang ating dakilang Diyos. Ibang mga Kristiyano, sa ibang pamamaraan, sila ay nagmalasakit. Nang malaman nila na ang gawain ng malapay noon, pioneering pa lang, walang service, nakikiram lang ng service sa kapatiran para masundo mga kapatiran, siya ay pinagpala, napakarami niyang service. Ang nangusap mala Panginoon, anak, magbigay ka sa church. Hindi ibig sabihin, lalo kang pinagpapala na maraming service, sa'yo lang yan. Hindi. Pinagpala kita dyan para magparamdam ka at magmalasakit ka sa gawain ko. Amen. Lahat mong sabi, praise the Lord. Marami po tayong mga kapatiran, mga minamahal. Pinagpala sila. Sabi nga, pinapatotoo po natin, pinagpala po kung malapang napakarami po namin bahay. Napakarami po namin service dati. Kahit bike, wala po kong bike. Ngayon, binibilang na yung pagpapala, napakarami. May layunin. Amen. Amen. Praise the Lord. May layunin ang Diyos. Bakit pinapasagana ka ng pagpapala? Para magparamdam ka rin ng pagmamalasakit. Amen. Lahat mong isa pong praise the Lord. Nakapatiran niya po sa simpleng paraan. Nagpaayos ang mga manggagawa ng service, mga minamahal, dahil may sira. Alam niyo po, mga minamahal, halos walang pang-budget, pampapaayos ng service, mga minamahal. Ang kapatiran ay meron pong paayusan. Ang sabi niya, eto na po, bilabi preacher, bilabi kuya, para hindi po tayo mabigatan. Yung mga pyesang aayusin, simple lang naman po yung magagawang panamparaan para hindi na bumili. Amen? Sa ganung mga paraan, simple. Pero gumagawa ng paraan para makapagmalasakit sa church, para hindi mabigatan ang gawain ng Mala Panginoon. Amen? Minsan nga, sila na sumasagot eh. Amen? Sila na sumasagot. Bakit? Dahil sila ipinagpala ng Diyos. Amen? Eh, hindi naman po mawawala ang kabuluan niya pag nagmalasakit ka sa gawain ng Mala Panginoon. Sabi nga ng ating mga aral, kung anong ginawa mo sa gawain ng Diyos, yun din ang ibabalik sa iyo ng Diyos, higit pa sa iyong inaasahan. Palakpakan po natin ang Mala Panginoon. Umiisipin, ay pagka magagastusan ako ng mga ganitong bagay, eh para pag sa gawain ng Mala Panginoon, Diyos ang magpo-provide niyan, mga minamahal. Amen? Gagamitin ka lang para magmalasakit para sa kanyang banal na gawain. Palakpakan po natin ang ating pinakamamala Panginoon. Alat magsabong praise the Lord. Alam ng ating dakilang Diyos sa lahat tayo bilang Kristiyano ay may pagmamalasakit sa gawain. Sa paglilingkod, mga minamahal, hindi lang isa o dalawang Kristiyano, tatlong Kristiyano. Lahat tayo, bakit? Lahat tayo gusto natin ng langit. Amen? Lahat ng may gusto ng langit, magsabi ng praise the Lord. O ibig sabihin, lahat tayo gusto magmalasakit. Dumarating lamang po ang pagkakataon, mga minamahal, tayo po ay nagkukulang ng mabuting pagkakataon. Tulad po sa aklat ng sa mga taga-Pilipos, mga minamahal, sila ay nagkulang ng mabuting pagkakataon o lack of opportunity. Ang sabi sa aklat ng Pilipos, kapitulo po ay 4, versikulo po ay 10, kaya niyo po. Dito po sa aklat ng mga taga-Pilipos, kapitulo 4, ang talata ay 10. Datapat ako'y totoong nagagalak sa Panginoon na ngayon sa kahuli-hulihan ay inyong binuhay ang inyong pagmamalasakit sa akin. Na dito'y katotohanan nagkaroon kayo ng malasakit, ngunit kayo'y nagkulang ng mabuting pagkakataon. Purihin ang ating pinakamamalapain. Lahat mo'y sabi, praise the Lord. Lahat mo'y sabi na hallelujah. Bakit nagkulang ng mabuting pagkakataon, mga minamahal? Marahil nang may dumating na malaking pagpapala, dumating din ang malaking pag-alinlangan upang magmalasakit. Amen? Kaya pagka naramdaman natin ang ating Mala Panginoon na may pangungusap sa atin, Mala Panginoon, kuminsan, wala pang pagpapala, ang Diyos na ungusan, nagpapauna na sa atin. Anak, pag pinagpala kita, kung anong pagpapalang tinanggap mo, magparamdam ka, magmalasakit ka. Amen? Nangungusap ka agad na Mala Panginoon, advance na sa atin. Subalit kuminsan ang Kristiyano nagkukulang ng mabuting pagkakataon. Mamalayan na lang ang Kristiyano, mga minamahal, na kapag ka lumipas na, naubos na, nawala na ang pagpapala, ay dapat pala. Sinuporta ko na lang yung mga bagay na pinagkaguguluan ko, pinagkagastusan ko, wala rin palang kabuluhan. Hindi na punta sa mabuting paraan.
Doon lang ma-realize na dapat pala sa ebanghelyo na lang na isuporta. Dapat pala na isuporta na lang para sa pangilan ng gawa ni wala Panginoon. Mas magiging makabuluhan pa. Amen! Lahat mong sabi, praise the Lord! Kaya nga sabi ni Pablo sa talatang ito, datapot ako'y totoong nagagalak sa Panginoon na ngayon sa kahuli-hulihan ay inyong binuhay ang inyong pagmamalasakit sa akin. Na dito ito katotohanang nangagkaroon kayo ng malasakit, ngunit kayo'y nagkulang ng mabuting pagkakataon. Palakpakan po natin ang ating mga Panginoon. Pagmalasakit sa gawain habang may pagkakataon, dahil yung pagkakataon po na yan, hindi po laging nasa atin yan. Amen? Kaya nga habang may buhay, habang may panahon, habang di pa nagra-rapture, may pagkakataon para gumawa ka para sa gawain ng mga Panginoon. Magmalasakit ka na. Dahil tayo po ay nasa huling palaw na at tayo po ay nasa huling pahina na ng Biblia, mga minamahal. Isa na lang ang ating hinihintay, mga minamahal, ang pagdagit ng ating pinakamamalapay doon. Palakpakan po natin ang ating dakilang Diyos. Sabi nga po, mga minamahal, pagganap na ang rapture, mga minamahal, hindi masama na tayo po mag-ipon, mga kayamanan, financial, material na bagay. Pero pag naganap na ang rapture, mga minamahal, hindi na pwede mag-withdraw. Amen? Hindi na pwedeng galawin ang mga bagay na yan. Sabi nga, isang tinapay, magkakalaga kahit isang supot ng ginto, itutumba sa isang tinapay, ay hindi na makabibili. Ganun katindi, mga minamahal. Kaya tayo po'y, pag pinag-uusapan tayo ng mga Panginoon, na tayo po'y magmalasakit, tayo po'y binigyan tayo na pagkakataon, tayo po'y magmalasakit, pagpapalain tayo ng Diyos. Palakpakan po natin ang ating pinakamamalapang Panginoon. Napakinggan ko nga po, panalangin po ng mga manggagawa, mga mina ng araw, hindi pa po ko full-time worker. Amen. Siguro po may 2 to 3 years pa lang po yung balingkod na naging full-time worker. Outside worker lang po talaga yung balingkod. At wala po sa plano ko po, mga minamahal, na mag-full-time worker. Ang sa akin ay sumuporta na lang bilang outside worker, mga minamahal. Napakinggan ko po kalapong panalangin. Mga minamahal, sabi po nila, mala Panginoon, pagpalain mo po lahat ng mga kapatiran. Higit sa lahat, yung mga Kristiyano na handa magmalasakit sa gawain, sumuporta hindi lang tayo sinopira kalapang magparamdam, kundi sa lahat ng mga pangilangan, handa sumuporta sila pong higit mong pagpalain. Amen! Lahat ang magsabi ng praise the Lord! Lahat ang magsabi ng hallelujah! Uri natin ang mga Panginoon, sapagkat kung pagpalain nga naman yung ang isip lang, eh pagka tumanggap pagpapala, eh sa akin lang to. Sa akin lang to. Ako'y pinagpala, sa akin lang to. Amen! Hindi mapapakinabangan ng mga Panginoon ang ganong Kristiyano. Ang gusto ng mga Panginoon pagpalain, yung puso at isipan, handang magmalasakit sa gawain. Palakpakan po natin ng mga Panginoon. Ang lahat magsabi ng praise the Lord. Ang lahat magsabi ng hallelujah. Puri natin ang ating pinakamamalapang Panginoon. Mga tularan po natin si Apostol Pablo, mga minamahal, na kung saan sa ating pagmamalasakit, upang tayo patuloy na pagpalain, maging totoo tayo tulad ni Pablo, na sabi ng Biblia, walang halong pagdaramdam ang kanyang pagmamalasakit, walang reservasyon o kapalit na hinihintay, kundi ginagawa sa puso, mga minamahal, at mula sa ating pinakamamalapang Panginoon ang kanyang pagmamalasakit. Ang sabi rito sa kalat ng mga taga-Pilipos, Kapitulo 2, versikulo po 20-21, kayo niyo po. Dito po sa aklat ng mga taga-Pilipos, Kapitulo 2, versikulo 20-21. Sapagkat walang taong katulad ko ang pag-iisip na magmamalasakit na totoo sa inyong kalagayan, sapagkat pinagsisikapan nilang lahat na ang sa kanilang sarili, hindi ang mga bagay ni Yesu Kristo. Amen. Praise the Lord. Lahat ang magsabi, praise the Lord. Upang wag mabaliwala ang pagkakataong ibinibigay sa atin ng ating pinakamamalapay noon, upang isagawa ang pagmamalasakit, tularan po natin si Pablo. Sa panahon pong ito, sa katawan ng ating malapastor, ang kanilang kaisipan ay kaisipang katulad sa ating pinakamamalapang Panginoon. Ang kanilang pagmamalasakit unang-una para sa gawain ng malapang Panginoon. Pangalawa, sa ating mga kababayan, tulad natin ng araw, pinagmamalasakitan tayo. Purihin ang ating pinakamamalapang. Palakpakan po natin ang ating dakilang Diyos. Lahat ang magsabi ng praise the Lord. Lahat ang magsabi ng hallelujah. Maraming mga pamamaraan upang isagawa ang pagmamalasakit, mga minamahal. Purihin ang ating dakilang Diyos. Maraming mga Kristiyano na nakapagparamdam na kalang pagmamalasakit, mga minamahal. Kung iisipin mo nga naman, mga minamahal, hindi natin hawak ang ating buhay, ang pinansyal, material na ubos, na wawala, mga minamahal. Ikaw ngayon bilang Kristiyano, gusto mo na makapagparamdam ng pagmamalasakit sa gawain.
Ayaw mong ma-out of blessing, subalit wala kang pagpapala, mga minamahal. Ang pagpapala ng malapanginoon, mga minamahal, ayon sa kanyang kalooban, mga minamahal, hintayin mo yung panahon para sa iyo. Hintayin mo yung pagkakataon na ikaw naman yung pangusapan. Hintayin mo yung pagkakataon, mga minamahal, na ikaw naman ang gamitin ng ating pinakamamalapanginoon. Lahat ang magsabi ng praise the Lord. Lahat ang magsabi ng hallelujah. Sa pangaral po ng ating minamahal, ginagalang mga pastor, Wilde Strad Almeda, mga minamahal, sabi ng Biblia, sa aklat ng 1 Pedro 5:6-7, pakihanda na po natin ulit dalawang talata, kahindi po. Dito po sa aklat ng 1 Pedro kapitulo 5, ang talata po 6 hanggang talatang 7. Kaya't kayo'y mga pakababa sa ilalim ng makapangyarihang kamay ng Diyos upang kayo'y kanyang itaas sa kapanahunan. Yes. Na inyong ilagak sa kanya ang lahat ng inyong kabalisahan sapagkat kayo'y ipinagmamalasakit niya. Praise the Lord. Lahat ang magsabi ng praise the Lord. Lahat tayo'y pinagmamalasakitan ng ating pinakamamalapanginoon. Ang kinakailangan lamang po, mga minamahal, ibigay po natin ang ating pagtitiwala sa ating pinakamamahal sapagkat lahat tayo ay handang pagmalasakitan ng ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. Lahat ang magsabi ng praise the Lord. Sabi ng Biblia, kaya't kayo'y mga pakababa sa ilalim ng makapangyarihang kamay ng Diyos upang kayo'y kanyang itaas sa kapanahunan na inyong ilagak sa kanyang lahat ng inyong kabalisaan sapagkat kayo'y ipinagmamalasakit niya. Palakpakan po natin ang ating pinakamamalapanginoon. Lahat ang magsabing praise the Lord. Kahit hindi pa panahon ang pagpapala para sa iyo, pag nakita ng Diyos na ang disenyo mo talagang handa kang magmalasakit, mga minamahal, kumbaga napapakinggan mo palang mga pangangailangan ng gawain ng malapanginoon para magamit sa banal na ebanghelyo, desire mo pa lang, mga minamahal, na yan ang ating malapanginoon, yung pagpapakumbaba mo ng puso, mga minamahal, para ikaw lubos sa magamit, alam yan ang ating pinakamamalapanginoon. Palakpakan po natin ang ating daklan Diyos. Kaya't bago sa uling talata, mga minamahal, ito po ang dapat po nating patuloy na isagawa. Kaya kung ang sitwasyon po natin, mga minabilang Kristiyano, ay nasa grabing pagmamalasakit sa gawain ng malapanginoon, sabi ng Biblia, malakapatid, huwag kang mapagod, huwag kang mapagod, mga minamahal. Sa pagkasabi nga ng Biblia, sa tamang panahon, pagkakataon, ikaw ay lalong pagpapalain ng ating pinakamamalapanginoon. Sabi po sa aklat ng Galatia 6:9-10 po, at sa uling talata ng Hebreo, kahindi po. Dito po sa aklat ng mga taga-Galatia, kapitulo 6, versikulo 9-10. At huwag tayong mga pagod sa paggawa ng mabuti, sapagkat sa kapanahonan ay magsisipag-ani tayo kung hindi tayo mga hihimagod. Kaya nga samantalang tayo may pagkakataon, ay magsigawa tayo ng mabuti sa lahat at lalong-lalo na sa mga kasambahay sa pananampalataya. Amen. Purihin ang ating mabait na Diyos ang malakas at buhay na palakpak para sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ang lahat magsabi ng praise the Lord. Lahat magsabi ng hallelujah. At sabi ng Biblia, huwag tayo mga pagod sa paggawa ng mabuti sapagkat sa kapanahunan ay magsisipag-ani tayo kung hindi tayo manganghihimagod. Lahat ang magsabi ng praise the Lord, ang paggawa ng mabuti, mga minamahal, ay pagmamalasakit, mga minamahal, na ating may paparamdam para sa gawain ng malapanginoon. Hindi sa lahat ng bagay ang pagmamalasakit, mga minamahal, ay sumuporta ka lang ng pinansyal. Maraming paraan. Nakita mo ang iyong malakapatid na nahihirapan, na may mga ginagawa na iisa lamang, magparamdam ka, magmalasakit ka. Amen? Nakita mo na ang iyong kapo mananampalataya ay kapos na kapos. Ikaw naman ay nasa pagpapala, magparamdam ka, magmalasakit ka. Sa ganung paraan, mga minamahal, at huwag kang mapapagod, ang sabi ng Biblia. Sa pagkasabi ng Biblia sa talatang ito, samantalang tayo may pagkakataon, gawin po natin yan at magsigawa tayo mabuti sa lahat. At lalong-lalo na sa mga kasambahay, sa pananampalataya, sapagkat sa panahon na tayo pipagpapalain ng ating pinakamamahal na Panginoon, hindi kakalimutan ang lahat ng ating ginagawa at pagpapagal. Purihin ang ating malapain. Palakpakan po natin ang ating dakilang Diyos. Naalala ko nga po, mga minamahal, yung aking principal ng araw na ako po ay elementary pa, mga minamahal. Maraming mga dumaan ng mga estudyante, hindi siya napagod sa pagka-principal. Kung tutusin, maraming mga anong bagay para siya ay mawala sa pagpagamit bilang principal. Subalit maraming mag-graduate, siya ay nanatili hanggang sa umidad siya, sa tamang edad, mga minamahal, siya po ay nag-retired na, mga minamahal. Siya po ay nag-retired, mga hindi siya napagod hanggang sa datnan siya ng kanyang pagka-retired, mga minamahal. Tawag sa Tagalog, retirado, mga minamahal.
Ngayon, mga dahil di siya napagod, ngayon siya ay umaani na lang ng pagpapala. May pensyon na lamang po siyang inihintay, mga minamahal. Amen? Sa ating bilang Kristiyano, sa turo ng ating mga pastor, sa ating paglilingkad, paglilingkod, wala tayong retirement. Amen? Wala tayong kapahingahan. Ang tunay na kapahingahan ay sa piling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Na pag di ka napagod, dito pa lang ipaparamdam na sa iyo ng ating dakilang Diyos ang kanyang masagal na pagpapala. Tulad sa sinabi ng ating mga pastor, ang maglingkod sa ating dakilang Diyos, dito pa lang sa lupa, parang nasa langit ka na. Bakit? Dahil ikaw ay pagpapalain at hindi pababayaan ng ating pinakamamahal na pangako yan ng ating dakilang Diyos. Sa huling talata, mga minamahal, sa aklatang Hebreo 6:10-12, habang inihanda ang ating pong awitin sa ating pinakamamahal na Panginoon, praise Lord. Dito po sa aklat ng mga taga-Hebreo, kapitulo 6, ang talatay 10-12. Sapagkat ang Diyos ay hindi liko upang limutin ang inyong gawa at ang pag-ibig na inyong ipinakita sa kanyang pangalan. Sa inyong paglilingkod sa mga banal at hanggang ngayon nagsisipaglingkod kayo. At ninanasa namin na ang bawat isa sa inyo ay magpakita ng gayong ding sikap sa ikalulubos ng pag-asa hanggang sa katapusan. Na huwag kayong mga tamad, kundi mga tagatulad kayo sa mga nasa pamamagitan ng pananampalataya at ng pagtitiis ay nagsisipagmana ng mga pangako. Purihin ang ating dakilang Diyos, sang balakas at buhay na palakpak sa ating pinakamamahal na Panginoon. Mga minamahal, pag di tayo napagod, mga minamahal, habang patuloy tayo binibigyan ng pagkakataon, habang hindi pa nagaganap ang rapture, mga minamahal, patuloy ang pagkakataon, binibigay sa atin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Mga minamahal, tapat ang pangako ng ating dakilang Diyos. Mga minamahal, hallelujah, praise the Lord, hindi ka lang pagpapalain financially, material things, physically, palulusugin ka, higit sa lahat, naghihintay sa atin ang pangako, ang langit at buhay na walang hanggan. Mga minamahal, tayo pong lahat ay tumay-tumawi sa ating malawitan po natin ang ating dakilang Diyos. Yung unang versikulo po na ating binasa, yun din po ang gawin po nating awitin sa ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Sabi nga ng Biblia, mga minamahal, take my yoke upon you and learn of me, for I am meek and lowly in heart. Ye shall find rest into your soul. For my yoke is easy and my burden is light. Mga minamahal, hallelujah, praise the Lord. Ating awitan, mga minamahal, ang ating pinakamamahal na Panginoon. Mga minamahal, praise the Lord. Sa ating mga beloved webcast viewers, mga minamahal, kayo po'y pinagpala ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sa pauna po ng aming minamahal, ginagalang Ebanghelista Wildestrada Almeda. Tulad yun ng araw, kami man, mga minamahal, ay naghahanap ng katotohanan. Subalit nang mapakinggan po natin, namin, ang baralagawain ng Jesus Crusade International Ministry, ang Diyos na nangusap, ilapit nyo ang iyong kabalisaan sa akin, sapagkat magaan ang aking pamatok. Hallelujah, Jesus. Come unto me, all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest, mga minamahal. Hallelujah, Jesus. Kaya po sa ating mga beloved choirs, nakakalam po ng ating awitin, mga minamahal. Awitan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. And He said, cast your burdens upon me, those who are heavily laden, come to me, all you who are heavily laden. Diyos ay sa atin, mga minamahal. We go man sa morse ko ay nasa kapigat na ng pagsubok, problema, karamdaman. Lumapit ka sa Diyos. Lumapit ka sa Diyos.
Jesus. Ang minamahal, habang nasa atin ang pagkakataon ng binibigay ng Diyos, para patuloy natin siyang pumurihan, gawin po natin. Malaya tayong purihin ng Diyos. Wala po tayong mga minamahal na mabisita sa Wars ito.
Tayo po'y dumako sa ating panalangin, sa ating pinakamamahal na Panginoon. Batid ng Diyos ang ating mga puso na tinapakinggan ang kanyang banal na pag-usap. Naman na Panginoon, kung ako'y yung pagpalain, ako'y handang magparamdam. Ako'y handang magmalasakit para sa iyong malalagaway. Sapagkat ikaw ang una nagmalasakit sa akin, mala Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Napakabait ang mala Panginoon sa bawat nating pagdalo, mga minamahal. Sinasamahan tayo ng mala Panginoon. Walang gawain ng Diyos sa katotohanan na hindi niya sinasamahan. Lagi nating kasama ang mga Panginoon dahil buhay isang Diyos sa pinaglilingkuran natin at tunay na pastor ang nangalaga sa ating kaligtasan, tunay na nagmalasakit sa ating kaligtasan, mga minamahan. Ano ang ating magagawa kundi ang tayo man ay magamit na magmalasakit para sa kanyang balagawain habang tayo po'y nabibigyan pa ng pagkakataon, mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Tayo po'y manalangin sa ating mala Panginoon. Opo, dakilang mapagpala po namin, Ama Diyos, na makapangyarihan sa lahat, ang pinakamamahal na Panginoon Jesus. Sa pangunat na langin, minamahal, ginagalang malapas sa magistrat, at may kami po'y lubos na ipapasalamat. Hallelujah, kayo sinamahan sa iyong balagaway, malapay sa pagkilos mong mainam sa aming kaligtasan. Salamat po sa iyong grabing pagmalasakit, pag-ibig sa amin. At sa ginamit mo sa aming kaligtasan, salamat sa kalang totoong pagmalasakit para sa aming kaligtasan. Narito po ang bahad sa amin, malapay, patuloy pong nanik, Lord, ay papakupang sumasamo sa iyo. Ikaw lang nakababati ng lahat ng kainang pagkukulang pagkakamali. Mga bagay namin na gagawa na di namin nabantayan na hindi naging pagpapala sa iyo. Patawad po Diyos, sa mga oras ito aming dinadalangin, malapay na kung paano kami iniluhod, iniyak, ipinalangin, pinagmalasakit, at pinagayuno ng aming mala Pastor. Sa gayon ding panalangin, mala Panginoon, kalaki pang pagluha para sa aming mala Pastor, ang kanya pong patuloy pong kalusugan, kalakasang pisikal na makapiling namin siya upang marami pang tao pagmalasakitan ng panyang panalay at pagluha at magtamo ng kaligtasan. Mabang buhay, hanggang sa muli pagwalik sa rapture, makapiling namin siya. Maglahat mga beloved children, patuloy silang pakatatagin, pagtagumpay, pagpalain sa lahat mga beloved co-workers, mag-isa mga magagawa na mga nakatalaga sa amin sa lugar na ito. Pakatatagin mo sila, pagpalain mo sila, pangawakan mo sila, pagpalain mo sila, mala Panginoon. Maglahat mga kapatira, malapang batid mo mga puso, na andang magmalasakit kapag nabigyan ng pagkakataon, pagpalain mo sila, lutas yung mga problema, pag makaramdaman, magligtas ka po na maraming kalawag, maging sa lahat yung malagawain sa lugar na ito, mula sa main church, maging sa lugar na ito, ibuhos mo ang mga pagpapala, matinang pinansyal, higit sa espiritual na pagpapala, sa pangalan ni Jesus, in the name of Jesus' name we pray, amen and amen, praise the Lord, hallelujah. Mga minamahal, ating patong ating kalawang kamay sa ating mga karamdaman, kanang kamay sa ating ulo, at after natin mapalayas sa mga karamdaman, dalawang kamay, itaas pagpapalayas sa mga problema, isipin natin ang ating mala Pastor, man of God, ipinag-pray tayo, tinilayan sa more sa ito, ating palayas sapagkat tayo pinakapagsisi na. Opo, dakilang mapagpala po namin, Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa pangunat na lang minamahal, ginagala, mala Pastor, will distract, almeda, may sinasaway, itinatapon sa impyerno, ang lahat ng mga demoy, mga pagalinlangan sa pagkumalasakit sa gawain, at lang sa pagpapala, problema, kahirapan, karamdaman, kasal, in the name of Jesus, demons, cure of all sicknesses and diseases, imperfectness ka solved, problem solved, vices begun. In the name of Jesus, name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Be blessed, we're blessed. Be we're healed in Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamalapay. Mga minamahal, itaas mo natin ang ating mga kamay. Tatlong beses po tayong tumalon, tatlong beses kasabay ng pagsigaw ng Hallelujah. Praise the Lord. Sabay-sabay po mga minamahal. Hallelujah. Praise the Lord.
Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Sabi po natin, thank you so much, Sir Jesus. I love you so much, Sir Jesus. I love you so much, Sir Jesus. I love you so much, Sir Jesus. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. For dying sa kingdom and the power and the glory. Hallelujah, praise the Lord. Purihin po ang ating pinakamamalang Panginoon, mga minamahan. At tayo po, idarako na po sa ating mga announcement. Binibigay ko na po ang buong pagkakataon sa ating po. Italaga mga rapo sa atin, ating po, beloved ordained preacher, Fred Diaz po. Praise the Lord po. Bless you, my preacher, my dear Albert. Pwede natin mga Pilipino. Magsabi, praise the Lord. Pwede natin mga Pilipino sa ating pong mga announcement. Hallelujah. At tuloy-tuloy po ating alambahan. At mayroon po pala tayong special offering, minamahal, bago po tayo sa ating mga announcement para sa ating panambahan na naman. Mayroon po tayong special offering at tulad nga na narinig natin, magmamalasakit na mahal at hindi po natin kaya tumbasan ang pagbibigay na ating mahal na Panginoon. Amen? We cannot outgive God. At tuloy-tuloy po yung mga ginagawa natin dito sa para sa gawain natin mahal na Panginoon. Meron po tayong mga inaayos pa dito. Meron pa tayong sisimentuhin bandaroon sa gilid. Ang dami pa natin inaayos. Kaya tuloy-tuloy po ang ating special offering. Mahal, hindi po kailanman magsisinungaling ang salita ng Diyos na pag ginawa mo para sa malapit noon, ibabalik sa iyo yan ng maraming beses. Amen? Maraming beses ibabalik ng malapit sa iba-ibang kaparaanan. Mahal, kaya huwag po tayo mapagod, huwag tayo magsawa, tumulong sa gawain na ating malapit noon. Ang sinabi niya yan sa 1 Timothy chapter 6, verse 18, sabi diyan, ready to distribute, willing to communicate, may ibigin sa pamamahagi, naman ang tinutukoy. Ready to distribute, handa magbigay, mahal, para sa kailangan, sa pangailangan ng gawain ng ating mahal na Panginoon. At hindi po nasasayang ang inyong pinagkakaloob sa special offering. Lahat po ng pinagkaloob niyo dito, hindi po nasasayang yan. Yan po ibabalik sa inyo ng maraming beses. 100%. Amen? Basta magtanim lang po tayo na magtanim, at sa tamang panahon, kayo po ay aani. Diba? So praise the Lord! Kunin natin mga pinuntunay na tunayan, proven beyond a shadow of doubt. Napatunayan po yan. Lahat ang sinasabi natin, beloved, parents and the Lord, ating mga pastor, beloved mama dear, lahat po sinasabi nila patungkol sa pagbibigay, sa pagtulong sa gawain, totoo lahat nangyari, mahal. Napatunayan na lahat po ay katotohanan at marami po yung nagpala. Kayo'y pinagpala. Basta taos na pagbibigay, matutupad ang salita ng Diyos sa inyong buhay. Hindi man agad-agad, may iba agad-agad, pero iba later sa darating na panahon, na mahal, kayo po ay tatanggap na marami ganding pala. Beloved, sa ating special offering, beloved brother Jonet Di Castro, pag-pray natin ating special offering na mahal, nandiyan po yung mga offering cloth na iikot yan sa inyo. Yun po may mga extra. Maging sa mga ating webcast viewers na pinagpapala, inamahal. Tuloy po kayo tumulong para po sa kabubuti ng gawain ng ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Manalangin po tayo mga inibig kong mga kapatid sa mahal na Panginoon para po sa ating special offering. O mapagpalang Diyos, amang panahan, aming pinakamamahal na Panginoong Kristo,
Sa unang panalangin ng aming minamahal at ginagalang na Ebanghelista Will Estrada Almeda, mahal na Panginoon, maraming salamat o Diyos sa masaganong pagpapala at biyaya na patuloy po naming natatanggap mula sa iyo. Mahal na Panginoon, narito po ang aming special offering, aming pong ibinibigay sa iyo upang patuloy pong magamit sa malaking expenses sa patuloy na pagpapagawa ng iyong banal na panambahan. Mahal na Panginoon, baspasan mo ito o Diyos at pagpalain at ayon po sa iyong banal na kalooban, muli mo pong itong ibalik na walang hanggang pagpapala sa bawat kamay na magbibigay sa iyo. Mahal na Panginoon, doon po naman sa mga gustong magbigay ng kanikanyang special offering, ngunit walang maibigay sa iyo dahil sa walang pinagkakakitaan. Pagkalooban mo sila, O Diyos, na magandang trabaho upang sa mga susunod na pagkakataon, sila man po ay makabahagi sa bagay na ito. Pagpalain mo po ang bawat isa amin sa unang panalangin, beloved Pastor Will Estrada Almeda, sa makapangyarihang pangalan mo, mahal na Panginoong Jesus. So much na mahal, pagpalaing kinalubusan natin mga Pinoon. Ang ating pong panambahan sa Linggo, dito po tayo, 8 in the morning, hindi ako nagkakamali, 8 a.m. to 2 p.m. Mahal? At maganda po kung maaga kayo makarating, mahal? Mas maganda yung makapagpuri po kayo dito ng 2 hours. Kasi po, yung pagpupuri, sikrito po yan ng maraming pagpapala sa Malapay Noon. Amen? Palapakan natin, Malapay Noon. Minsan, hindi nyo magawa sa bahay nyo magpuri ng 2 hours. Dito po, makakasabay kayo, hindi kayo mahirapan. O kung kaya po ninyo, mas maganda kung 8 o'clock sharp, nandito lang kayo. So, doon lang po sa medyo may kapasidad na makarating na ganong oras. Kaya ang ating panabahan sa Sunday, 8 a.m. to 2 p.m. Huwag na huwag po tayo ma-absent. So kung wala naman mabigat na dahilan, dahil yung araw ng Linggo, napakahalaga po yan sa atin. That is the first day of the week, minamahal. Unang araw ng isang linggo, yan po ay requirement sa Biblia na kung saan lagi nagkakatipon maalagad, first day of the week. God bless you so much. Magparahin ka natin malapin. At tayo dumako na sa ating pansamantalang paghiwalay. Beloved Brother Ernesto Marquez, tawagan po natin. Tayo tumayo na minamahal para sa ating closing prayer. Purihin natin malapin. Amen. Praise the Lord. God bless you po sa ating beloved. Ordinary preacher. Praise the Lord. Hallelujah. Tayo po manalangin po sa ating pagtatapos. Hallelujah. Dakilang Diyos sa mga banal Diyos na makapangyarihan sa lahat. Mahal ang Panginoon. Isa na pa kami po ay nagpupurit. Nagpapasalamat na kami po ay pinagtipon-tipon mo minsan na pa sa araw na ito, sa maghapon ito, mahalap noon upang aming kang mapuri sa Espiritu katotohanan. Mahal pang noon, maraming salamat po sa kalakasan, kalusugan, apagkatawang patuloy mo pong ipinagkakalob sa bawat sa amin. Mahal pang noon, hallelujah. At maraming salamat po na kami po ay patuloy mong pinangahawakan sa aming paglilingkod siya. Mahal pang noon, hallelujah. Amin din pong dalangin sa iyo na patuloy mong pagkalooban na iba yung kalakasan, kalusugan ng pangatawa ng aming beloved Pastor Will Estrada Almeda, sampu ng kanyang mga mahal sa buhay, mahalapang noon, hallelujah. Maraming salamat po, mahalapang noon, sa iyong panguna sa aming pananambahan sa iyo, simula sa pag-MC, pag-aawitan ng mga joyful solemn song, mahalap noon, maraming salamat po sa iyo, sa mga patotoo, mahalapang noon na patuloy naming napapakinggan
Hallelujah, maging sa salita ng yung buhay na aming na, patuloy naming na pag-aaralan na may kalayaan mahal pang noon. At maraming salamat po sa inyong Santong Espiritu na patuloy mong ipinadama sa bawat sa amin sapagkat ito po ay aming kalakasan nagmumula sa iyo. Hallelujah. Ganon din po mahal pang noon. Minsan pa, pangunahan mo po kami gabayan sa aming pag-uwi sa aming kanya-kanyang tahanan na ligtas. Mahal pa noon kung paano mo po kami inihatid sa lugar na ito. Minsan pa, iwim po kami na malalhati sa aming kanya-kanyang tahanan sa pangunandalangin ng aming beloved Pastor Will Destrada Almeda. Ito po ang aming samot panalangin sa matamis at makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord. God bless you so much, Anamahal. We love you so much. Our dear Jesus loves you more. Hallelujah.